Kumusta na po ang sitwasyon dyan sa Isabela, particular po doon sa mga lugar na binaha? Humupa na ho ba o bumaba o kung ganun pa rin ho ba kataas yung tubig? Sa ngayon, sir, no, bagamat may mga nabahang mga lugar po tayo. Aha. Pero sa ngayon ho, sir, ay nakikitaan ho natin, no, ng pagbaba ng level ho, no, ng tubig sa Cagayan River ho natin. Mm-hmm. So bumaba yung bahagyang bumaba yung level ng tubig sa andiyan pa ba? Andiyan pa si Kilang? Nawawala. Oo, si Ezekiel Kilang. Balikan natin ang Isabela. Sige, subukan ulit natin maya-maya po ang Isabela. And speaking of epekto ng magkakasunod na bagyo, asahang mananatiling mataas, mahal ang gulay, as usual. O bunsod ng magkakasunod nga na bagyong tumama sa bansa. Ito ayon kay Agriculture Spokesman Assistant Secretary Arnel de Mesa ay dahil may hirapan ang mga local farmers mula sa mga vegetable producing regions na makabawi kahit makadalasan ay 2 linggo lamang inaabot para makarecover mula sa epekto ng mga bagyo. Kabilang anya sa mga apektado ng sunod-sunod na bagyo ang Nueva Vizcaya, Cagayan Valley, kagaya sa Isabela, Central Luzon at Southern Tagalog, partikular ang mga major producing area ng lowland vegetables tulad ng Quezon, Laguna at Batangas provinces. Sa katunayan ay sumirit na ang presyo ng ilang lowland vegetables gaya ng ampalaya na 130 hanggang 200 pesos na ang kada kilo ngayong linggo kumpara sa 80 hanggang 180 pesos lang ang kada kilo noong October 31. Pati talong, sumirit din ang talong, 150 hanggang 200 pesos per kilo mula sa dating 110 hanggang 130 pesos per kilo noong unang linggo ng Nobyembre. Ang kamatis, nangamatis din ang presyo, 140 hanggang 230 pesos per kilo mula sa 130 hanggang 210 pesos per kilo. Gayunman, kampante si Dimesa na hindi tatagal hanggang holiday season ang mataas na presyo ng gulay. Balitang Bayan! Alright, balikan na po natin ang Isabela, si Ezekiel Kilang na sa kwilang linya. Ano ho ang sitwasyon ulit at bumaba na ho ba? Yung humupa na ho ba yung baha? Yes sir, una-una sa lahat doon, no? Humihingi po ako ng pangunawa dahil minsan ho kasi unstable ho yung aming humusikal ho dito. Mm-hmm. Dahil nga ho sa malawakang humpag hangin, dahil nga ho sa bagyong Ophel at syempre sinundan ho ng Pepito. So as to doon ho sa question ho ninyo, sa bilang ho sir, no, na mahigit 1,000 na barangay ho dito ho sa lalawigan ng Isabela, yan ay kinabubuan ho ng 34 municipalities and three-seaters, meron ho tayong 184 na barangays ang flooded ho sa ngayon. Ilan din dun ho ay isolated. So ito ho ay nagmumula sa 13 bayan o 12 bayan at 3 syudad dito po sa lalawigan ng Isabela. Bagamat may nagbaha pa rin ho, sir, nakikita naman ho natin base ho sa latest monitoring ho natin and report ng mga rescuers ho natin sa iba't ibang mga bayan ho na affected na nakikitaan na ho nila ng pagbaba, no, ng tubig baha doon, lalong-lalo na sa mga kabahayan ho, sir. Patuloy po ang pagpapakawala ng tubig ng Magat Dam. Nakausap nyo na ho ba ang NIA? Yes, sir. Sa ngayon ho kasi meron hong 3 gates open, no, with a total opening ho ng 6 meters. Mas mababa na ho ito, mas kukunti na ho kung tutuusin compared ho nitong mga nakalipas ho na araw na umabot ho tayo sa 6 gates and 11 meters ho yung opening. Gayun pa man ay hindi ho nagiging hindi ho napapakampante ang provincial government ho ng Isabela, bagamat may mga pagbaba ngayon, no sir, sa mga flooded areas ho natin. Patuloy pa rin yung preemptive evacuation ng mga rescue teams ho natin ng PDRRMC composite team na kinabibilangan ho ng DART Rescue 831, PNP, Public Safety Office at Bureau of Fire Protection. Kung titignan ho natin, sir, yung bilang ho ng mga evacuees ho natin, we have 28,561 families
with a total of 95,743 na individuals. Mm-hmm. So ito kasi sir ay nahati, no? Ito na yung kabuuan bilang. Meron ho kasi tayo sa evacuation center, mm-hmm. sa loob ng evacuation center na meron hong bilang na 4,099 families, mm-hmm. with a total of 13,064 individuals, while sa outside evacuation center ho naman sir, ito ho yung mga pamilya na mas pinili ho nilang pansamantalang manirahan ho muna sa mga kamag-anak ho nila dahil mm-hmm. feel ho nila it's mas comfortable ho sila doon. Uh-huh. So meron namang 24,462 families. Meron hong ito kinabubuan ho no, ng 82,679 ho ng individuals. Kung bakit ganito ho karami, dahil ayaw ho no, ng provincial government ng Isabela na baka mamaya magtataas ulit no, yung level ng tubig sa atin hong Cagayan River, lalong-lalo na hindi lang po Sir Magat Dam, grabe, yung contributory o yung tributaries, yeah, sa Cagayan River ho natin. Mm. We have a lot of tributaries. Meron ho tayong Ganano River, Jadi River, Tautau River, yung Chico River, at marami pa hong mga iba na yan ay bumabagsak sa Cagayan River at dumadaan din ho dito ho sa may mainland ho ng lalawigan ho ng Isabela. No. Kaya nga tinitignan, tinututukan ho ngayon sa pamagitan ho ng provincial government governor ho namin, si Isabela Governor Rodrigo Alban at Vice Governor Bojidi, itong mga low-lying areas o mga lugar na maari pang makuha ho ng baha, lalong-lalo na sa northern part ng Isabela. Kasi nakikita naman ho natin, sir, yung from upstream, yeah, down to downstream ho, sir. Opo. Ito pinakikita nga ho dito sa screen po namin, ano, yung lawak po ng baha, particular ho dito sa may bayan ng Alicia. Meron ho ba kayo mga naitala po ng mga casualties or fatalities so far, sir? Sir, sa ngayon, no, sana nga ho ay wala, but base ho sa hopefully, monitoring, yeah, ho, oo, base ho sa monitoring, sir, wala pa naman so far. Sir, kung titignan ho natin, although may pagbaha naman talaga dito ho sa ating lalawigan ng Isabela at hindi ho natin yun maikakaila, nakikita naman ho natin yung sitwasyon. Opo. Pero base ho sa assessment ho namin dito, naging malaking tulong ho ngayon, sir, para ho sa lalawigan ng Isabela, yung ginagawang dredging ng provincial government ho sa mga water tributaries ho ng Cagayan River, mm-hmm. kaya hindi na muling naranasan yung malawak na pinsala ng pagbaha, mm-hmm. kumpara ho kasi noong bagyong Ulysses. Mm-hmm. So ito kasing layunin ng dredging program ng provincial government ho ng Isabela, sir, ay yung layunin ho nito na mapalawak at mapalalim yung mga ilog at sapa upang mapataas yung kapasidad ho nito, lalo na sa panahon ho ng mga malalakas ho na bagyo o malalakas ho na pag-ulan. Mm-hmm. So kung hindi nagsagawa ho ng dredging program ho, sir, ang provincial government ng Isabela nitong nakalipas ho ng mga taon, itong senaryo ho ngayon, mas magiging worse pa ho siguro, sir, mm-hmm. Kung walang dredging program. Kaya nga ang provincial government ng Isabela ay papaigtingin ho nila itong dredging program ho na ito. Opo. Baka meron pa ho kayong mga karagdagang pampanawagan para ho sa mga Isabelenyo, sa mga kababayan po natin dyan sa inyo pong lalawigan, yung mga nangangailangan pa ho ng tulong, lalo mga nasa evacuation centers or sa mga magsasaka rin ho natin, sir. Yes, sir. Maraming salamat. Ang panawagan na lang, lalong-lalo na ng aming humpunong lalawigan na si Isabela Governor Rodito Albano at Vice Governor Bojidi sa mga kababayan ho namin, na maging alerto lamang, huwag maging kampante, lalong-lalo na may pagbabana no, ng baha sa mga kabahayan, na huwag maging kampante, maging alerto lang. When it comes naman ho sa mga pangangailangan, nakatutok ho dyan ang provincial government ng Isabela, closely monitoring ho no, with the DSWD Region 2 at ng aming home provincial social welfare and development Apo. Office para ho maibigay yung mga pangangailangan, lalong-lalo na kapag mga family food tax. Apo, ginoong kilang, linaw lamang ho natin, under state of calamity ba ho ang lalawigan or ilang particular lamang ho na lugar? Sir, sa ngayon, may wala pa hong nakikitaan ho ng indication, okay, no, yung state of calamity. May mga bayan ho naman na pinagkalan, ina-assess ho nila kung pwede ba na magdeklara ho ng state of calamity. May mga requirements ho kasi na pwede, na dapat hong i-emit. Pero when it comes sa provincial level, base ho no sa PDRRMC, kasi hindi pa naman ho sila nagko-convene kasi
When it comes to assessment ho, sir, mas priority ho kasi nila ngayon natutukan yung sitwasyon ng ating ho mga Isabelenyo, yung mga kababayan ho natin bago ho pag-usapan. Pero when it comes ho dito sa state of calamity, ay wala pa hong nakikitaan ho ng indication, lalong-lalo na when it comes sa agrikultura ho naman, sir. Alam naman ho natin ng Isabela, talagang corn capital of the Philippines ho yan. Marami ho yung nakapag-anina. Bagamat may mga nakapagtanim, pero hindi pa naman ho ganun karami. Alright, naku. Sige po, mag-iingat po kayo, Ginoong Kilang.